Kamusta mga kaibigan? Nagbabalik na naman ang inyong lingkod, Welma Haradal. Yan, so this video magkakasama ulit tayo. Kaya abangan nyo tong video na to. Sa video na ito, hindi ko alam guys kung alam nyo na or ano, kung hindi pa. Kasi ako, mahilig ako sa mga K-pop, Korean, mahilig ako sa K-drama. Addict na addict ako sa K-drama guys. Fan ako ng mga actor, tsaka actress ng South Korea. So yun guys, mahilig ako dun sa mga ganong bagay. Para sa video natin na to, so dito guys, malalaman nyo kung ano ang top 15 kong favorite K-drama. Yan, sasabihin ko dito sa video kung sino ang top 15 kong pinaka-paboritong K-drama. Actually, halos lahat naman sila magaganda. Halos lahat sila. Gusto ko yung kwento, gusto ko yung mga character, kasi ang dami kong crush na ano, na opa. Dami kong crush na actor. Kaya, so ito pili lang to, pinakapili. Pero lahat naman sila actually, paborito ko. Kaso ito lang talagang 15 na to yung pinakapili ko. Ano, pinakapaborito kong K-drama na napanood ko na. Ang una po, ang first ay ang Boys Over Flower. So, yan, crush ko si Lee Min Ho. Yun yung una-una kong napanood na kay drama, yung Boys Over Flower. Ano pa ako noon, siguro mga elementary ako. Pero nung time na yun, hindi pa ako addict sa kay drama. Pero nagustuhan ko na yung kwento niya, ang ganda kasi. Gusto ko yung ano nila ni Kuya San. Bagay sila, di ba? Then, yung second ko naman, Descendants of the Sun. Yun, talaga, grabe. Gustong-gusto ko yung kwento ng Descendants. Song-song couple, sayang naghiwalay sila. Dito kasi sa Descendants of the Sun, talagang ilang beses ko siyang inulit. Siguro mga 5 times ko siyang inulit panoorin. Hindi ako nagsasawa sa kwento niya. Gustong-gusto ko yung action nila doon. Tsaka naiyak ako sobra. Sobrang naiyak ako dun nung akala na ni Beauty na wala na si Big Boss, namatay siya. Yung ganun, kakaiyak. Actually, gusto ko pa nga ulit siya ulitin. Kaso, nanonood ako ng ibang K-drama ngayon. Then, ang top 3 ko ay Healer. Yun. Crush ko din kasi si Ji Chang-wook. Actually, lahat ano, hindi naman as in lahat ng ano ng K-drama ni Ji Chang-wook pinapanood ko, pero 'yun, isa ng Healer doon. Pinanood kong Healer. Sobrang ganda. Ma-action, bagay siya sa action. Gusto ko yung action din ni Ji Chang-wook. Top 4 ko ay Dr. Crush. 'Yun, gusto ko si ano, si Park Shin-yu doon. Gusto ko yung action niya doon. Gusto ko yung story, ah. Nakaka-in love. Ganun, nakaka-in love. Tapos yung pagbalik niya, doktor na siya. Yun, gusto ko yun, yung mga ganun. Then, my top 5 guys ay Doctor Strangers. So, yun, fan na fan din ako ni Lee Jung-soo kasi sobrang galing yung umacting. Galing pa sumayaw, nakita ko yung ano niya, yung na. New face pala, new face, yung ganun niya. Ang galing niya na sumayaw. Then, ang nagustuhan ko naman dun sa Doctor Strangers, yung pagiging magaling ng doktor dun, yung character niya dun, yun yung nagustuhan ko. Then, top 6 ko, I'm Not a Robot! My God. hanggang ngayon, hindi ko parang nakakalimutan ng kwento ng I'm Not a Robot. Grabe, ang ganda. Oh,
nakakaiyak, sobrang naiyak ako doon nung nalaman na ni Yoo Sung Ho na hindi pala talaga robot. Si Ajitrin. My God, naiyak ako doon. Ang top 7 ko guys ay Clean with the Fashion for Now. So, doon naman sa Clean with the Fashion for Now, iniling din ako sa story nila. Kasi yung story niya, yung lalaki kasi, sobrang allergic siya sa madumi. Ayaw niya sa madumi. Tapos, ma-overcome niya yun dahil magkakagusto siya doon sa yung babae, hindi siya sa katawan niya maarte. Hindi siya malinis. Parang ganun ang story niya. Tapos, yun, kinilig ako. Sobrang galing nila umakting dalawa. Kakakalig yung ano nila, yung tandem. Bagay sila. Ang top 8 ko naman, guys, ay Angel Last Mission. So, doon sa Angel Last Mission, kasi fan din ako ni Kim Min Soo, hindi lang siya magaling umakting, magaling din kumanta at sumayaw. Kasi part din siya ng K-pop. So, nagustuhan ko dun. Kiniligan lang ako sa kwenta nila. Medyo complicated. Pero, sobrang na-touch ako. Sobrang, ano, naiyak din ako ng konti dun. Nasa ang galing po nilang, ang galing din nila dun. Ang galing din ng ganap nila. Ang galing din ng acting nila dun. Then, top 9 ko naman po ay The Emperor Honor of the Mask. Hindi naman si Yoo Sung Ho ulit. So, nagustuhan ko rin kasi nandun din si Kim Yung Soo. Ano sila doon? Nandun silang dalawa. Ang ganda rin po ng istorya. Prince siya tapos itinago yung mukha niya simula nung pagkabata kasi may banta na papatayin siya. So, ang nangyari nung namatay yung magulang niya, ang nagpanggap na prince si Kim Yung Soo. Siya ang nagpanggap doon na may mask kasi hindi nga nila alam kung ano itsura nung prince. Sobrang ganda din po ng story. Panoorin nyo guys, sobrang ganda. Ang top 10 ko naman guys ay K2. Yun. Magaling din doon si Ji Chang-wook. Si Ji Chang-wook kasi po yung ano doon, yung bida, isa sa bidang lalaki. So, ang galing po doon ni Ji Chang-wook. Ang galing niya talaga sa mga action. Yun din po kasi nagustuhan ko. Tsaka, fan din ako ni Ji Chang-wook. Para panoorin nyo rin guys kayo. Maganda po siya. Ang top 11 ko naman po ay Fight for My Way. So, nagustuhan ko rin siya kasi si Park Soo-joon yung bida. Tsaka, ang galing nilang pares. Ang galing ng combination nila. Ang galing ng tambalan nila. So, yun, gusto ko lang yung Fight for My Way. Nagustuhan ko lang yung buong story. Panoorin nyo rin guys, maganda din. Then top 12 ko ay Cinderella and the Four Nights. Ang ganda na doon si Ajiyoon. Oh my God, kala ko si Ajiyoon makakatuluyan niya yung pala yung isa, pero bagay naman sila nung nakatuluyan niya. Sobrang ganda. Kakakilig din ng story nila. Then, ang 13 ko naman is yung About Time. Yun, maganda rin siya kasi yung nakilala niya yung lalaki, akala niya hindi niya makikita yung oras ng lalaki. Pero, pag lumalapit siya doon, nadadagdagan yung oras niya. Tapos, nung nakita niya yung oras ng lalaki, nababawasan na pala dahil sa kanya. Ang 14 ko naman, yung bago kong pinapanood ngayon, Art Dal Chronicles. Yun, hindi ko pa siya tapos guys, pero sobrang ganda ng kwento. Inaabangan ko na kung anong mangyayari kay Yoo Sung. Inaabangan ko na kung anong mangyayari kay Tanya, kay Saya. Kaya, sana lumabas na yung ibang episodes para mapanood ko na. Then, top 15 ko naman guys ay Rocky Historian. Yun. Sobrang ganda din po ng story. Ang bida po dun lalaki si Cha Eun-woo. Ang gwapo, sobrang gwapo ni Cha Eun-woo.
Tapos ang galing din niya doon umacting. Kinikilig din ako sa story nila. Pero, hindi pa kasi siya guys tapos eh. Bago pa lang kasi ngayon 2019 pa lang sila. Magkasabay sila ng Art Doll Chronicles. So yun, inaabangan ko pa din yung ibang episodes para matapos ko na. Pero gusto ko na yung kwento nila. So ayun guys, yun na po yung top 15 kong favorite na K-drama. So sana nakarelate kayo sa pagiging mahilig sa K-drama. So guys, like and subscribe to my channel, and para mapanood nyo pa po yung iba kong video, please click the bell button po para ma-notify kayo kung may iba pa akong video. Thank you for watching guys. See you on my next vlog. Bye!